stay COVID free, stay strong. And again, I want to thank you guys for having me here, PBS, FM1, FM1 Davao, and Capital FM2. This is my last song. This one's called Laro. At dedicate ko pa para sa mga araw-araw na lumalaban, araw-araw na napapagod, getting through the day, getting by, people getting by. So, para sa ating lahat to, keep safe, guys. Hope you like this one. 1, 2, 3, go. Salam, guys. Ingat kayo. Parangal, Bayanihan, at Samahan, we heal as one. Wasn't that fun? Thank you so much, Josh, Juliana, and of course I want to thank our other artists that joined us today, Barbie and Christian. I hope you guys enjoyed that, and please join us again tomorrow, 5 p.m. over at FM1, FM1 Davao, Capital FM2, RP1, and RP2. And just to give you a quick teaser, tomorrow, Kuray will be joining us, as well as Enzo Villegas and Luke Mejares. Again, this is Therese of 875 FM1. Thank you so much for watching, Parangal. Bayanihan at Samahan. Hashtag We Heal as One. Para sa mga bayani ng sambayanan. Department of Agriculture efforts during COVID-19 pandemic. Ano ang dapat mong malaman? Ano-ano ba ang mga tulong na inihanda ng DA para sa mga agricultural workers? Magbibigay ang Department of Agriculture ng 5,000 pesos cash aid kada rice farmer na nagsasaka ng isang hektaryang lupa pababa at kasama sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Nariyan din ang Plant Initiative Program na tutulong sa mga magsasaka at sa bawat Pilipino para masigurong sapat ang supply ng pagkain sa panahon ng COVID-19 emergency situation, kabilang ang bigas, mais, karne, manok at isda. Para sa iba pang impormasyon at updates, bisitahin ang official Facebook page ng Department of Agriculture. A public service announcement from Philippine Broadcasting Service. Construction, no? Pwede na rin yung bus. Kasi construction, malaking bagay yan sa ekonomiya natin, lalo na government. No, nakikita ko dyan yung mga maliliit, small and medium enterprises, no, mga bakery, mga salon, yung mga... Ganito rin ang sentimiento ni na Senator Sonia Gara, Senator Ralph Recto, kung saan dapat pa rin ali ang magkaroon na mahigpit na panuntunan sa mga magbubukas na negosyo at public transport. Ngunit para kay Senator Francis Pangilinan, hindi problema ang lockdown, kundi ang mabagal na pamimigay sa mga dapat makatanggap. Ayon naman kay Senator Crispo, dapat mismo ang mga employer at kumpanya na ang kumilos at makipag-ugnayan sa gobyerno upang tiyakin ang proteksyon ng mga manggagawa. Ipinagtanggol naman ni Senator Manny Pacquiao na hindi madali ang kalagayan ng Pangulo kung saan kailangan itong mamili sa ekstensyon ng lockdown. Sa ngayon, tiniyak ng Senado na malabong mangyari ang malamartial law scenario ngayong umiiral ang ECQ. Samantala, tiniyak naman ni Senator Christopher Bongo na kapakanan ng mga Pilipino ang kinukonsidera ngayon ng Pangulo at ng mga senador. Dapat muna nating malaman kung kailan magpa-flat yung curve. So sa mga ibang probinsya naman po, kung sakali mang bubuksan dahan-dahan ay maging modified quarantine po ito para po tingnan natin kung sino yung pwedeng lumabas at ano lang po yung importante. Importante rito yung may pagkain po ang tiyan ng bawat Pilipino. Yunis Samonte, para sa Bayan. Sa panig naman ng mababang apulo ng Kongreso, iminungkahi ni House Transportation Committee Chairperson Edgar Sarmiento na alisin ang enhanced community quarantine sa ilang lugar na hindi naman apektado ng COVID-19 matapos ang April 30. Pero ayon sa ilang mambabatas, ito ay dadaan pa rin sa mahigpit na pagbabantay at weekly report sa kalagayan ng mga reyon na COVID-19 free. Tingin naman ni Acobicol Representative Alfredo Garbin, modified community quarantine ang dapat peralin matapos ang April 30. Pero hindi pa rin anya dapat alisin ang social distancing at pagsusuot ng face mask.
Dapat payagan na rin anya ang manufacturing company na mag-operate at payagan din ang public transportation na may balik pero may restriksyon. Pero para naman kay Albay Representative Joey Salceda, kulang pa ang tagal ng ECQ na umiiral at dapat pa anya ito na ma-extend ng 2 linggo. Bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na itala ng Health Department. Bilang naman ng mga gumagaling, umabot na sa may gitaan na raan matapos makapagtala ng 41 recoveries. May report si Mark Fetalco. Mark, go ahead. Lex, base nga sa huling tala ng Department of Health ay umabot na sa 6,459 ang kabuang kaso.